Magandang hapon Pilipinas at buong mundo. Naitay kapuso, pahiram po ng 20 minutes ng inyong hapon. Ako po si Boy and welcome to Fast Talk with Boy. Sa lahat po ng nanonood sa Facebook at YouTube, sa mga nakikinig po sa DZWB, welcome to the program. Thank you for coming with us to the show. Parati po natin sinasabi yan. Kahapon po sa My Mother, My Story, napanood niyo po ang first interview ni Andy Eigenman matapos pumanaw ang kanyang ina, the great actress Jacqueline Jose. Maraming salamat po sa mga sumuporta, sa mga nanood, at sa mga nakamiss sa episode kahapon, you can watch that sa YouTube channel and website ng GMA Network. Ang pakiramdam ko po pagkatapos ng isang interview, every time I do an interview, parang mayaman na mayaman ang aking pakiramdam. Kasi ang dami-dami ko pong natututunan, parang nagdadaan ka po sa isang masterclass. Dito po sa aming pag-uusap ni Andy, paulit-ulit yung sinasabi, magkaiba kami ng nanay ko. Magkaiba kami sa napakaraming bagay. Pero mahal na mahal namin ang isa't isa. The power of love between a daughter and a mother. Yan po ang aking baon pagkatapos nating makausap si Andy Eigenman. Aside from my one-on-one interview with Andy, I also had the privilege of talking to Andy. Kasama naman po ang kanyang partner na si Philmar. Pinag-usapan namin ang kanilang buhay sa Siargao, ang recent controversy na hinarap ni Philmar at ang kanilang planong magpakasal. Because itong taon na ito, dapat si Jane was supposed to fly to Siargao. Nasabi nga ni Andy, one of her regrets ay sana binuhat na lang niya ang kanyang nanay at inilipad sa Siargao. At hindi rin sila pwedeng magpakasal ni Philmar. They were supposed to get married in 2024. Pero sa ating pamahiin, sukob. Kaya bawal sila ikasal ngayong taon. In this very special episode of Fast Talk with Boy Abunda, ngayong hapon na ito, ito po ang inyong mapapanood. Itong aming special na pag-uusap kasama si Andy at saka si Philmar. Narito po ang ating interview kasama si Andy at si Philmar. Andy, Philmar, tuloy kayo. Come here. Pinilit ko lang si Philmar, pero I appointed myself as his manager now. Hindi, pero sinabi ko talaga sa kanya, Philmar, ang gwapo mo. Talong na conscious. Hindi mo talaga siya kilala the first time? Wala siyang pake. Anong iniisip mo? Anong iniisip mo? Alam ko fan siya ni Philmar. Oo. Wala lang, hindi ko siya talaga kilala. Nag-meet kami sa Nagpa-picture lang ako. Hindi bar, sa Boulevard yon. Championship. Yeah, yun. Yeah. Saan? Siargao mismo? Yeah, Siargao. Yeah. Okay. Parang awarding nila. Mm-mm. Sa Gaten. Sumali kami. Nagpa-picture siya, din. Nag-shot kami siya, din. Alis na rin ako. Kasi hindi ko siya kilala yun. So, parang sabi lang niya, wala siyang nasabi. Thank you. Ito, drinks. Kasi it's like a party. It's like a It was like a parang yung parang celebration kasi tapos na yung international competition. Halimbawa lamang natuloy, this is hypothetical, natuloy dumalaw si Jane, mommy, si nanay sa Siargao. Do you think she would have, you would have been able to interest her to get into surfing? Baka sabihin, kayo na lang. I'd have been getting her in the water first. Pero sa personality ni nanay, alam ko hindi yan magsa-surfer. Kung ayaw niya mag-swim, but she'll be there. She'll watch us. She was always up for surprises. True. Diba? True. Hindi mo rin alam anong magagawa. Hindi mo alam kung matripan niyang mag-baka. Diba? Nakakatawa siya. How was your relationship with Jane? Kay nanay? Okay lang. Hindi, narinig ko yung kwento na nung sumulat ka yata kay nanay. Nung nagpaalam ka. Nung nagpaalam ka? Pinento pala ni nanay yun. Yes. Paalam ka na, you want to marry me. Oo. So, you know, is that true? Yeah. Oh.
Sinabi ko na, siyempre, sobrang mahal na mahal ko. Si Andy, alam kong mahal na mahal mo rin. Na, promise na alagaan ko siya. Kung, si Aileen na rin, kung gaano ko siya kamahal, ganun ko mamahal ko. Oo nga. And I remember in one of your interviews, sabi mo, the biggest sign was his relationship with your daughter. Yeah. Diba? Yeah. Kumbaga nagtagpo. Yeah. Pero yung mga sumunod na mga taon, kumusta yung interaction mo kay Jane sa nanay? Okay naman. Okay naman. Nalaman mo ng artista, nalaman mo ng... Kahit anong gusto niya sabihin kay best Bill Moore, actress okay ito. Kahit anong feel niya, parang kasi diba sinabi nga is nanay, impulsive. Kung ano feel niya, kahit ano pa yan, tinatanggap lang ni Bill Moore, okay lang. Pag nagpapakain yung... Pagkainin talaga. Kung anong gusto mong pagkain. Ayaw mo. Bakit? Tapos kunyari hindi sinausaw sa patis. Mali yan. Kailangan sausaw. Mahilig magpakain. Oo. Pero nagkakilala, kahit long distance, ang parents mo at saka si Jane. They didn't get the chance. Sayang, no? Yeah, kasi dun lang sila rin. Tapos right, may simple... Parents ko nasa isla rin lang talaga sila. Mm-hmm. Doing their own thing. Kasi nanay dito, malayo. Pero palagi nagsushow ng interest yung parents si Filmar na, ay, kailan na kaya pupunta dito yung... Ibali. Sabi mo nga, it probably wasn't meant for this world. But somewhere, sometime, it can happen. Pero Filmar, alam ko mahihain ka, pero ang pagiging laking isla ay napaka-espesyal, ha? Kasi nasasaktan din ako. Sabi mo nga kanina na in the beginning, people didn't approve of your relationship as if you needed approval. But the fact was, she was very public. She still is very public. Kaya, pero ngayon, mas naiintindihan mo na. Yes. Mas naiintindihan. Nakakakuha ka na ng reaksyon na, guwapo pala ng asawa ni Andy Eidenman. Don't judge a book by its cover. Pero alam mo na tumatawid ka na doon sa kung saan nagtatagpo yung celebrity world. Kasi hindi lang, this is not about Andy. This is also about you. You're getting, you're a name in the surfing world. So, tumatawid ka na dun eh. Na ikaw na mismo, you are a celebrity. hindi pa sanay. Hindi niya. Di ba? Na, hindi ka pa rin nasasanay. Pero pag may nagpapalitrato, halimbawa, may nag, you know, people come to you for photos, nasasanay ka na? Yeah, oo, nasasanay na ako. Kasi ang sarap tingnan pag may nag-a-ask, tapos napapaismile mo sila, nakapasaya. Sobra. I can imagine in the beginning it was about Andy, people going to her for photos. Pero ngayon, I wouldn't be surprised kung may mga taong pumupunta na sa iyo. Meron, no? Yeah, he handles it very... Actually, when we were starting out, we were dating pa. Hindi pa ako nakatira sa Shergo, pero palaging pumupunta dyan. Pag lumalabas kami, since at the time na, kasi di ba parang kailan lang naman sumikat sa Pilipinas ang Siargao, na maraming Pilipinong ginustong pumunta doon. Pero before, sikat na talaga yan sa mga foreigners. Tapos maghintay lang ako sa gilid kasi may mga nagpapapicture sa kanya. Eh, ikaw nga, nagpalitrato ka eh. Even me, I asked, right. Exactly, I asked for a photo. You were a fan yeah, of your husband. I feel like hindi lang kasing sikat ng basketball ang... or boxing yung sport surfing. Hindi surfing pa. Dito sa Pilipinas. Pero malaking achievement ang naabot nila. Yun nga right. Sabi ko sa kanya kasi syempre hindi mo nga mapipigilan yung mga bashers or like what you said, the people that don't know. Sabi ko, nagawa ba nila yung ginawa mo? Na dinala mo yung pangalan ng Pilipinas sa ibang bansa, naging number two. Best, Asia. Parang nasa top two ka na best surfer in Asia. Like, hindi nila nagawa yun. Bakit ka maaapekto? Yeah. And it's surprising because we are an archipelago. Natural ang surfing. Di ba? Yeah. Dahil daga tayo eh. It is more natural for us to go to the sea. Yeah. Dahil surfing tayo. Sabi mo kanina natutulog ka ng mga 7, 8 o'clock. How do you spend time together? Napakaaga naman nun. During the day. Tsaka, natutulog din naman sila ng maaga lang. Oh, and it's not all the time. Like, they, kasi he's a professional athlete. So, parang he has a strict routine or schedule. Pero sa isla, buhay sa isla, di ba, kultura na rin natin yan, probinsya. Kapag ka-off-season,
nagiging mas laid back din naman siya. Uh-huh. Like, lumalabas din and, you right. know, uh-huh. okay, enjoy din naman. No, ang gusto ko lang tumbukin, actually, kung sino ang unang nangangalabit. Na-shock. Yun lang yung pinupuntahan ko doon. Ano ang sagot doon? Philmar, sumagot ka. Namumula ka na. Sabi niya, lalaki siya. But I'm really so glad you're so happy, di ba? At saka, naiintindihan ko yung sinasabi mo na sometimes you mind yun, napakaswerte ni Philmar. Hindi, pareho kayo swerte. You know, and it was meant. Exactly. Oo, pareho kayo exactly. swerte that you guys, you know, are together. Kasi di ba, there was a time that would bother you? Yeah, uh-oh. Exactly. And it is true na parang, tsaka hindi naman porket artista ka or kilala kang tao na ikaw na ang pinakamabait or, you know, mabuting tao sa mundo na... We're proud of our business. We're all humans too. We're exactly. proud of our business, but it is not tantamount to saying that we do not acknowledge... That we are superior, no. na mas mataas tayo sa... Hindi. Hindi. Tao lang din. Kaya gustong-gusto ko yung sinasabi, ako'y laking isla. Iba sa akin ang tunog nun, nakaka-proud. Diba? Philmar ito, how do you handle people who are so attracted to you? Yung mga lumalapit. Mahiyain ka talaga. Yung... Sobrang mahiyain ako, pero wala. Lagi ko lang, mabait lang, lang ako. Oh, oh. Mabait lang talaga, siyempre. Pero public ka kasi eh, diba? Tapos, wala. Masaya lang ako. Masaya akong nakipag-usap. Masaya akong may... Oo. Pero are you conscious? Are you territorial? Yung bigla ka nalang mayayapos, okay lang sa'yo yan? Minsan, pero it's okay. But it happens. Oo. Minsan, may nangyayari naman. Oo, yung bigla ka nalang ikikiss, and then autographs. At mag-kiss naman, siyempre. Ah, talaga? Bawa. Pero, may gumawa sa'yo nun. Meron? Gumawa Meron? Meron? Yeah. No, I remember. Even Foreigners. This, wait, even this controversy that you're involved now, diba? Ano yun? Yung, diba? I mean, you go to a bar, and what happened there? Even this controversy that you're involved now, diba? Ano yun? Yung, diba? I mean, you go to a bar, and what happened there? Yung recent? Hindi niya maalala kasi. Hindi niya maalala. Yung napag-usapan natin. Dahil sa dami din ng... No, diba siguro, he goes to a public place, and then, itong nasa... Siyempre, lasing, paglasing, nagkausap. Yung wala, uwi. Oo. Pero may mga kumakausap sa'yo, di ba? Siyempre, marami. Ito naman talaga. Ikaw naman, kasi mabait ako, ka? Always. Yeah. Always lang. At magkala. Lagi ako na yung pag-usap. Ganun. Pero how do you handle situations kung saan pinagkakamalan ka na nagre-reciprocate, na parang gusto mo rin? Di ba? Umiiwas ka na lang? Yes, siyempre. Ano, tingnan niyo. Kahit pa paano, kahit kung sobra kong lasing, alam kong may, ano, flick. Hindi, totoo yun. Naniniwala ako. Kung ano. Hindi, may mga lasing ants na kahit gaano kalasing, alam. Yeah, me also. And because I guess I know him well, so I know, like, I also know what his type is. So, but I feel like, iba yun. Did it bother you? I mean, you know, itong this recent thing? No. When I saw the video, I ignored it because I just looked at him, di ba? When I saw the video, I was like, nah. And then I looked at him, like, what's this? And then I ignored it, and parang tumawa lang siya. Pinagtawanan lang namin. What bothered me is finding out that it was done on purpose, that the person in the video was the one that posted it. That's what bothered me because then you're just starting, you just created something super unnecessary. Right. So, yeah, because in terms of what people think he was doing or his intentions were, that doesn't matter to him, I guess, because the only opinion that matters to him is mine. Hindi naman niya asawa yung mga tao na yan. Right. And iba-iba naman talaga tayo. Ako kasi talagang, wala, I don't believe in taking possession over my partner. Like, it's still his life and he can do what he wants. Alam ko yung mga bagay na po, alam ko yung itsura kung sinasaktan ako or may ginagawa para masaktan ako. Alam ko, kasi ano, we trust each other. Pero Andy, saan kayo magkapareho at magkaiba ng nanay pagdating sa ganyan? Was your... Ayun, ang nanay ko hindi ganyan. Paano ang nanay?
si nanay ko, feeling ko, ano, it will not be okay with her. Actually, uh-oh, honestly, I feel like kapag ka, ano, kapag ka nandito pa si nanay, makakarinig yan. That was ganyan, nanay. No? O kapag may mga nagagawa si Philmar, minsan, may mga nagagawa si Philmar na hindi sang-ayon si nanay. Sinasabi? Mga, nanay. Ano, Philmar, ganyan-ganyan. Uh-oh. Pero, it doesn't mean anything, ah. It doesn't mean di na niya mahal si Philmar, uh-oh, ayon na niya kay Philmar. Nanay siya eh, nanay ko siya eh. Pero sabihan ko lang siya na, pag nalaman niya or napansin niya na okay lang talaga sa akin, or i-explain ko talaga sa kanya na, nanay, okay lang yan. Wala namang masama dyan or whatever, di ba na. Tsaka, kaya nga kami nagtitiwala sa isa't isa eh, kasi relax lang kami. Hindi namin parang kinokontrol yung buhay ng isa't isa. Parang si nanay yung, ay, ganun talaga. Ganun lang yun. Doon kayo magkaiba. Pero, Philmar, ito na yung taste ng pagiging who you are. Oh, not because of Andy, ha? But because you are a champion surfer. May sarili kang crowd, may sarili kang mundo. Sabi ko nga kanina, I mean it from the bottom of my heart, you're a star in that world. Kaya dapat matutunan mo rin yun. Yeah. At gustong-gusto ko yung narinig ko sa'yo kanina na kahit ano pang mangyari, when I'm in public place, lasing man ako, alam ko kung hanggang saan ako. Nakakaano naman, nakakatuwa. Alam ko, umuwi akong bahay. Uuwi siya ng bahay. Kaya sabi niya, kung may kasalanan ako, hindi ko kaya umuwi ng bahay. Yeah. Sabi niya, ang goal niya, kahit anong nangyari, uuwi ako ng bahay. Talaga? Ikaw yung tipo pag may kasalanan, hindi ka uuwi? Di ako, simpre, tapos sasabihin ko talaga. Oo. Kaysa marinig pa niya sa iba. Yes. Oo. Yan ang magandang ugali ng batang isla. Dobla na yung trouble pag simpre. Totoo. Mula nung kayo nagkakilala ni Andy, gaano mo kamahal ang island girl na ito? Kasi yung kasal medyo pinuspon, bawal kasi ikasal ngayon. Dito ko na uumpisahan. Yeah. Grabe ka dako, mahal ko ka Raja. Grabe ka dako talaga. Oo. Oo. Sobra. Sarap naman pakinggan. Okay na ako. Yeah. That means sarap. Kami. Oo. Meron kang sinabi tungkol kay Philmar na he constantly reminds you of being kind. Oh yeah, yes. I feel like that's the whole theme of our relationship, our partnership, is that we're always supporting each other and encouraging each other to become the best version of ourselves. Oh. Whether it's physically, mentally, or spiritually, the goal is to always put each other in a position where we'll be our best selves. Philmar, huli na lang. Naging ano ka dahil kay Andy? What have you become as a person? Marami na ako napagkanda ko na ko na tamo na yung nabuhay. Did you understand that? I didn't hear lang. Malaki ang pagbabago ng iyong buhay, yeah, kinabuhi. Yeah. Because of Andy. Oo. What have you become because of Philmar? The best version of myself. No. I can only pray to God na sana'y i-bless kayo. Talaga, ibigay ang the best that you guys deserve. And Philmar, maraming salamat. Thank you. Napakamahiyain mo, pero... Thank you, Tito. Salamat, oh, pag in-offer ka mag-artista, tatanggapin mo. Sabi ko sa'yo, ako magbabasa ng kontrata eh. Ako yung manager mo sa kontrata mo. But thank you very much, Andy. Flowers for you. Thank you, Tito. Maraming salamat. So mula sa aking puso talaga, damo ka salamat. How do you say that in Siargao? Salamat ka, Rajaw. Ah, salamat ka, Rajaw. Damo ka salamat. You have my love and respect. Thanks, Tito Boy. Thank you. Salamat ka, Rajaw. Maraming salamat. Andy, Philmar, maraming salamat sa inyong tiwala sa amin. Sa akin at sa aming team dito sa Fast Talk with Boy Abunda, thank you for trusting us with your story. Ang dasal ko para sa inyo, Philmar at Andy, ay sana'y ibigay sa inyo ng Panginoong Diyos kung anuman ang nararapat sa inyo. May you have a happy, bountiful, prosperous life together. And sana'y ang nakikita ko sa inyo lahat ngayon, kasalukuyan, ay our love will always be bigger than anything na aming pagdadaanan na magkasama. And you have God in the center of your relationship. God bless you and thank you for honoring your mother, ang dakilang aktres na si Jacqueline Jose. Naitay kapuso, maraming salamat po sa inyong pagpapatuloy sa amin, sa inyong mga tahanan at puso.
stay kind, make your nanay and tatay proud, hashtag say thank you, and do one good thing a day, and make this world a better place. Goodbye for now, and God bless.